Hello mga naishi! Ako nga pala si Chris and welcome to my channel where I share informative videos for pregnant and new moms. And if you're new to this channel, please click the subscribe button pati na rin yung bell para ma-notify ka sa mga bago kong informative videos. And I also have other videos na nagawa baka sakaling makatulong sa inyo. And ayun, please click on my channel name, Nanay Knows, and please click on the videos. Makikita nyo na dun yung aking mga video na pwedeng makatulong sa inyo. Well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa baby care. So, pangalawa na to sa aking baby care series. And, ayun, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa complementary feeding kay baby or pagpapakain ng solid foods. Hey baby, so of course excited ka, alam ko, dahil ayun, excited kang pakainin si baby. Marami kang tanong sa isip mo, kailan ba pwede, ano bang pwedeng ipakain, anong bawal, ano ba yung paano ba siya pwedeng pakainin. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. So sagutin natin yung tanong kung kailan ba pwedeng pakainin si baby. So, ang sagot dyan is, on the 6th month, pwede nyo na siyang pakainin ng solid food. And, yun na yung matagal na fina-follow natin. Matagal, kumbaga, ayun na yung standard na age ng pagpapakain ng baby. So, sino bang nag-recommend nitong 6 month na to? So, ang nag-recommend ay yung World Health Organization or ang WHO. And ang WHO, binubuo siya ng mga doktor, mga health professionals na kumbaga pinag-aralan na nila yan kung bakit sa 6 month nyo dapat pakainin si baby. So, napag-aralan na nila yan and sila yung mas nakaalam. Ayan, so dapat natin silang i-follow, 'di ba? Mas magaling pa ba tayo dun sa mga professionals, 'di ba? So anyway, bakit nga ba sa 6 months? Bakit hindi pwedeng mas maaga? So, ang paliwanag kasi nila diyan is by the age of 6 months is mature na yung bituka ng baby. So mature na yung tiyan niya and mas safe na napakainin siya ng pagkain na bukod sa gatas. So, ayun kasi, ang nirecommend kasi ng WHO and other groups is breast milk. But, syempre, yung iba sa inyo hindi naman nagbe-breast milk. So, anyway, ganun din. Ayun din naman yung ifa-follow nyo. Kahit formula milk or breast milk man ang pinapainom nyo sa baby nyo is on the 6 month talaga yung pagpapakain. So, ayun. Anong grupo pa ba yung nag-recommend? Kasi, bukod sa World Health Organization, may mga ibang grupo pa na nag-recommend, hindi lang sila. So, UNICEF, nirecommend din yan. American Academy of Pediatricians, American Academy of Family Physicians, tapos, Health Canada, tapos yung National Australian Health National Health and Medical Research Council, yan, sobrang haba kasi. Ayan. So, ayan, mga binubuo sila ng mga health professionals. So, syempre, ano ka pa ba diyan? Hindi ka pa ba mabibilib diyan na para hindi mo i-follow yung 6 months, 'di ba? So, bakit naman hindi pwedeng earlier? Ang sagot nila dyan is dahil hindi pa mature yung tiyan ni baby, mas high risk siya sa iba-ibang sakit. So, ang ilan dito ay eczema, tapos food allergies, pwede siyang maging obese in the future, pwede siyang magkaroon ng iron deficiency anemia, and respiratory illness. Yan, yun sa mga sakit sa baga. Ayan, posibleng magkaroon siya ng risk pag mas maaga yung pinakain si baby nyo.
may sinasabi kasi silang virgin gut. So, ang baby kasi, newborn hanggang papuntang 6 months is may open pa yung nasa tiyan nila or yung sa intestine nila. May opening na pwedeng pumasok doon yung mga nutrients from the breast milk. Tapos, pwede rin pumasok doon yung mga bacterias and other bad stuff doon sa malaking butas na yon. So, pag pinakain nyo siya ng iba bukod sa breast milk, ayun nga, posibleng magkaroon ng mga sakit. Tapos, pag on the 6th month naman, mag-close na yon. So, kahit pakainin nyo siya ng solid, hindi na papasok doon sa butas na yon. Sa mga permeable kasi. So, medyo mahirap ipaliwanag yung scientific ano niya. So, sana na-gets nyo yung pinaliwanag ko na may parang opening pa siya sa chan. But, actually, hindi lang ito yung susundin nyo para pakainin si baby. So, meron pang criteria para malaman nyo kung pwede nang pakainin din si baby. So, kailangan masunod nyo itong lahat ng criteria na to. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, basta lahat ng criteria na mababanggit ko. So, ang unang-una is, pag pinaupo nyo si baby, is upright na yung katawan niya, na babalance niya na yung ulo niya, and kumbaga, pag binitawan nyo si baby, kahit papano, is nakakaupo na siya. So, yon, mas maganda kung kayang-kaya na niya yung katawan niya, yon, nakakasit upright na siya. And next is, meron na siyang pincer grasp. So, nagagamit niya na to pangkuha ng food. So, yon, dapat marunong na rin siyang magpulot-pulot ng mga food. And next is, yung wala na dapat siyang tongue thrust reflex. Ito yung, ano eh, yung pagtulak-tulak ng dila sa, sabihin na natin, pag may pinasok kayo sa mouth niya, itutulak niya ng dila. So, dapat wala ng tongue thrust reflex. So, pwede niyong itry na yung spoon lang. Itry niyo iganun sa bunganga ni baby. Pag tinulak niya ng dila niya, possible na meron pa siya ng reflex na to. Next is, dapat willing and able na siya to chew. And another na criteria is, interesado na siya sa food. So, ito yung ano, yung titingin-tingin, tititig-titig siya sa food niyo habang kumakain kayo. Tapos, minsan napapanganga pa siya. Ayan. Actually, yan yung pinakauna niyong nakikita usually. Eh. Pero, hindi porke nakita nyong ganun si baby is ready na siya. So, kailangan talaga kumpleto yung criteria para malaman yung pwede nyo na siyang pakainin. So, minsan kasi nga pero hindi pa pala developmentally pwede yung kanyang digestion para sa pagkain. So, ayun. Dapat ma-follow ang criteria na yon. And next is, paano pakakainin? So, meron kasing mga iba-ibang klase ng pagpapakain. So, may tinatawag na baby-led weaning, yung BLW na tinatawag. So, ito yung halimbawa nito is iboboil yung food, vegetable, sabi na natin vegetable, ikakat into strips na pwedeng kuhain ni baby, pulutin ni baby, and siya na mismo yung kakain ng food sa sarili niya. So, kumbaga, hahayaan nyo siya na siya yung mag-pick and maglagay ng food sa kanyang bibig. So, hindi na ipupuree, yung hindi na ibe-blender na mabuti yung food. Walang ganun sa baby-led weaning. Hindi na rin imamash yung food. So, sa baby-led weaning is, kumbaga, finger food agad. And, next is yung, ano, meron tayo dito sa Philippines, tinatawag na tamang kain, kid and infant nutrition. So, ito yung, ito, nagmamash dito sila, nagmamash ng gulay. So, usually, ano to eh, gulay, and dinidelay nila ng 2 years yung mga meat, and I think yung egg, dinidelay din nila. Puro vegetable and fruits lang yung pinapakain. And pwedeng i-mash. And yun yung isusubo mo kay baby. So, usually,
ang mga pinapakain kay baby is mga gulay na homegrown kumbaga. Tapos yung hindi galing sa abroad. Usually kasi yung pag galing sa abroad, kumari yung apple na galing sa abroad is madalas may parang wax. Kumbaga, meron siyang preservative na pwedeng makasama kay baby. So, mas nire-recommend nila yung homegrown talaga yung dito na lumaki na mga gulay. Tapos, mas nire-recommend nila yung mga napapanahong gulay or prutas. Ayan, para mas fresh. And ano pa ba? Basta tungkol sa tamang kain, pwede kayong mag-join sa Facebook group na Breastfeeding Pinay. And pwede kayong magtanong doon about tamang kain. Ano din yun? Sinasuggest nila na dapat walang panlasang idinadagdag doon sa food ni baby. Walang salt, walang anything na pampalasa yung mga magic sarap, mga ganyan. Walang ganun, walang asukal, so natural. Ano-ano ba yung mga bawal ipakain kay baby? So, yung una is yung honey. So, 1 year and below, bawal pang pakainin ng honey. So, alam natin, di ba yung honey masustansya, maraming benefits, pero for 1 year and below, bawal pa yan. Dahil may tinatawag na botulism. So, if merong botulism yung honey na ipakain nyo kay baby, delikadong-delikado po yan. So, pwedeng buhay ang kapalit ng pag naka-ingest siya ng bacteria na nandoon sa honey. So, pag matanda na yung nakakain ito, yun, kayang-kaya ng tiyan niya. And kung baby naman kasi is posibleng hindi kayanin. So, maraming ganitong cases sa abroad. And yun nga, kaya nilalagyan nila ng warning label yung mga honey nila para hindi magkaroon ng danger para sa mga babies nila doon. And next is yung peanut. So, peanut kasi pwedeng makapag-introduce ka kasi ng allergen kay baby. So, pwedeng maging allergic siya. So, mas maganda na yung medyo palakin muna na natin si baby. So, 9 months pataas is pwede na. So, 9 months below is wag muna yung mga peanuts. So, yung pagpapakain kay baby dapat hindi sa pilitan. So, wag niyong pipilitin na kumain si baby. At first, unang pakain nyo, tikim-tikim lang dapat. So, kahit isang kutsara lang, patikimin nyo lang siya. Kung sa baby led weaning kayo, kung nilalaro niya yung pagkain, okay lang. Basta na-feel niya yung texture, yung amoy, basta ganon. Ipapa-feel niyo yung pagkain kay baby. Kumbaga, ipapa-experience niyo kay baby yung pagkain. Hindi lang sa lasa, kundi sa kamay niya. Ayan. Ayun naman yung umpisa eh. So, kumbaga, dapat mahaba yung pasensya niyo kahit magkalat pa siya ng kanyang pagkain. Habaan niyo yung pasensya niyo. Kasi ganon talaga. Ganun talaga mga naishi. And dapat mas maganda kung hindi distracted yung baby nyo habang pinapakain nyo siya. So, patayan nyo muna siya ng kokomelon. Ayan yung mga pinapanood nila sa YouTube. Baby Bass, Pink Fong. Wag muna. So, focus muna tayo sa pagkain. TV, patayin nyo muna. Basta lahat ng distraction na pwede. So, paupuin nyo muna siya sa kanyang upuan, high chair. Sa, basta may pwesto siya na pagkakainan niya. And next is maganda yung may kasalo siya. So, mas maganda yung saluhan nyo si baby niyo para nakikita rin kayo na kumakain. Kumbaga. Tapos, huwag nyong tanungin ang baby niyo. Kung medyo malaki-laki na, huwag nyo siyang bibigyan ng choice kung ano yung kakainin niya. So, pag binigyan nyo kasi siya ng choice kung anong kakainin niya, parang tinuturuan nyo siya maging mapili sa pagkain. So, ay, ayoko nito, gusto ko nito. Ganyan. So, huwag nyo siya bibigyan ng choice. Kung ano yung hinain nyo na masustansya, ayun yung kakainin niya. So, yun. Ipapa-experience nyo kay baby kung paano kumain. So, yun nga. Dapat mahaba ang pasensya nyo sa pagpapakain kay baby. So, pag sa pilitan kasi and kapag na-stress siya,
na-stress ka, baka maging pangit yung experience niya sa pagkain, lalong hindi na siya kakain. So, every time na ilalabas niyo yung pagkain, pakakainin niyo siya is, magiging masama na yung pakiramdam niya. So, dapat enjoyable ang inyong meal time sa inyong dalawa pareho. So, that's it for my video for today. I hope na makatulong ang video na to sa inyo. And thank you very much for watching. Bye!